Moto Friend, Scooter Radio signing on. Pas muna tayo sa aking restore rebuild kay Kimco Super 8. Sa ako na sa inyo ipapakita yon pag mga siguro 50% complete na siya. Ngayon sinimulan ko pa lang nung isang araw at hopefully napapalad yun na yun yung installation ko ng Osram bulb, H4 LED bulb, all season, golden yellow, and mini diving light. Then palit ng LED bulb sa odometer meter ko. Then yun nga, installation ng mini diving light, tsaka yung switch. Then yung repair ng left handlebar switch ko, yun, nagawa naman ng paraan. At hindi naman nasayang yung TR1 handlebar grip ko na ano naman siya, na gawa ng paraan na hindi masira. And palit throttle, SYM throttle, then throttle cable and shock, yung shock ko, at ikonting modification pang gagawin sa tapalodo. Pero okay naman, nai-install naman siya ng maayos. At ano pa ba, voltmeter yan sa loob ng odometer. Ngayon ibang topic ang gagawin natin, yung sa mga simple DIY ko na sarili ko lang para hindi masyadong gumastos sa ating mga mekaniko. Kung kaya naman natin gawin, gawin natin at unpack natin, at ito ay sama-sama na para kung parang toolbox kit ko o DIY toolbox kit. Yan, yung aking channel. May mga list dyan o playlist. Panoorin nyo na lang din. At maraming salamat sa mga viewers, subscriber, and fellow motovloggers. Ganyan din sa aking mga family and friends, my wife and my son. Lahat-lahat na sa panonood at pagsuporta ng video. Ngayon, isa-isayin natin. So, gamitin ko sa aking DIY video. Hindi na ito kasama. Wala na. Ito is mini fuse holder. Yung nabili kong test lamp na may mini blade fuse. Yan, nilagay ko na. Tinis ko kung fit siya. Sa mga DIY, ano, mga siguro ito gamitin ko sa voltmeter at sa ibang brandy ko. Ito gawin din sa mga siguro sa paglight or anumang nilalagay. Ceramic fuse holder. Ayan. Blade type din. Ayan. Blade type. Wala pa, hindi ko nalagyan. Mga future DIY. Ayan. Then ito, heavy duty mini fuse blade, mini blade fuse holder. Ito naman is yung regular ceramic naman. And ito, sama-sama na yan, na-check ko na yan at na-disinfect ko na lahat yan. Ito yung mga sync cable tube. Then iba-ibang size na gamitin natin sa DIY video natin. Ito yan, nabuktan ko na ito isa. Iba-ibang size nyan. Ayan. Ayan, sync cable tube. Ayan. Kaso hindi mahaba siya. May nabibili itong per metro yata. Ito ay nabili ko lang ng budget friendly. Ayan. Iba-ibang size. Ayan. Ayan. Tingnan. Ito naman is wire. Taiwan siya. Meron kasing Philippines. Kaso mas ano, medyo pricey siya. Yung isang malaki na ano, ito is ano din, nakuha ko lang din ng budget friendly. Taiwan naman siya din. Yan. OKC red and black. Sa mga DIY video. 18 gauge niya.
kasi pansin ko dito sa previous wire ko, hindi siya ganun katagal, ano, pag matagal na is parang marupok na yung wire. Hindi ko lang sure kung gayetong magagamit yung wire. Ang brand niya is Global. Ayan. Ngayon yung ginagamit ko na lang itong pang, ano, pang abang, pang hila. Ayan. Napansin ko lang kasi marupok siya pag kinakat mo or pag matagal na. At magagamit man natin yan sa ibang paraan. Pang abang-abang. Global brand. Marupok, parang po nagpupulbos, sabi ng iba. Ayan. Ito naman is mga connector sa wiring din. Nabili ko to after Lazada and Shopee sale. Mas mamura kaysa nung Lazada kasi mahal yung shipping fee nung ano, that time yung sa Lazada sa Shopee, may ibang seller na ganun. Mahal yung shipping fee. And then after nung Lazada sale, balik ulit sila sa shipping pin na 45 or 56, parang ganun. Mga connector sa wire dito. Yan. Male and female. Tawag dyan is male and female terminal wire connector with connector block with insulating sleeve for car and trucks and motorcycle. Yan. Copper saka itong metal, hindi ko alam ang tawag dito, dalawang klase. Then may insulating siya sa mga DIY ano natin, video. Ayan. At ito, ano naman to, terminal din sa battery naman. U-type brush saka yung ring type naman din. Dalawang klase. And yung mini DRL fog light diving lamp sa mga future DIY natin. Ito yun. So, mga siguro matagal pa bago ito magawa. Kinuha ko lang kasi naka-sale. Yan. Green daw. Pero natest ko nga, parang green siya. Dalawa yan. Ako saan ko ito ilalagay, baka sa likod. Ngayon, tingnan natin kung allowed ba sa LTO. Yan. Mayroon na rin siyang double adhesive. Saka free adhesive din, double adhesive. Pero meron naman ako dyan 3M. Ito mga connector sa battery naman. Dalawa lang siguro mga gamit yung dito eh. At meron na siya mga lagayan nito. Ito yung pang battery. Ito pala U-fork type or U-type. Saka itong ring type. At nasukat ko na rin to. Ito yung dalawang pwede sa battery terminal. At ito nga mga gamit ko yan. Kasi meron na akong sinkable tube. Yan. Nakikita niyo. Yan. Mga DIY video natin. Para hindi rin tayo magbabayad palagi sa ating trusted mechanic. Kung kaya naman gawin, di ba? Yan. Aking mga gagamitin sa aking future DIY and project sa aking 2019 Kimco Super 8 125cc. At ito yung nabili ko sa aking sa Lazada ba yun? Sa Lazada, Shopee. Shopee. Yan. 293. Yung toolbox. At kung nakaabot kayo sa video na to, maraming salamat sa panonood at pag-abang aking video. Ayan. At pag-suporta. At kung sakaling nagustuhan ninyo yung aking mga sinishare na video, please subscribe, like, share, and comment. At
kung sakaling may masagot ako sa mga katanungan ninyo, eh, try kong sagutin. Yan, Diver 293. Yan, 293. That's 311-11. Shopee sale kung saan nakuha. Para hindi kalat-kalat yung ating ano. Kasya naman siguro lahat yan. Yan. Maganda yung review niya, eh. Yan, maganda din yung packaging. At lahat naman ng in-order natin sa Shopee at Oriel Sada is with good buyer's review. Kasya ba? Okay, kasya. 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 Yan. Yan lang kay Kasya. Ayo, ganyan na lang. Ayan. Ito. Ayan ang mga DIY. Hindi, ano na natin yan. After na ito, ayusin na natin. Ayan. Ah, mukhang dito matakpan. Iba dito. Ayan. At, yun nga, palagi kong sinasabi. Please. Ayan. Aking DIY toolbox kit. Yan, Guyver ang brand niya. At yun nga, pinapalagi yung sinasabi. Maraming salamat sa inyo, sa mga viewers at subscriber na nanonood ng aking video upload. At ganyan din sa aking fellow moto vloggers. And siyempre sa mga family and friends, lahat na kayo. God bless you all. God bless us all. At yun nga, palagi ko yung sabi, good vibes lang tayo. Good vibes and chill lang tayo, mga kamoto friends. At stay home, stay safe, stay clean, and stay healthy. Pray always. At magbaon ng mahabang pasensya sa pang-araw-araw ng biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. This is Scooter Rider here, signing off. And peace out. And see you on my next video upload.